This video is all about motorcycles renewal Hello guys, registration listen in for the 2022 about, and tips for very cheap insurance and motorcycles registration in 2022. So guys, dahil naka alert level 3 po tayo, kailangan natin ng vaccine card. At saka ihanda na rin yung URCR, mag-print po kayo tatlo or dalawa lang para sa insurance ka emission test guys. So guys, bago po tayo pupunta doon guys sa LTO, kailangan i-check po natin yung signal light, headlight, kasi pag defective yan guys, paalisin kayo ng LTO paggawa nyo. So doble yung oras guys, alis naman kayo tapos pipila na naman. Ayan guys, kailangan isahan na lang para hindi masasayang yung oras natin. So ayun guys, check natin muna ito guys. Ayan. So importante talaga guys na check muna natin. Ayan po. Ayan. Headlight, tail light, mga ganon, front light, signal light. Ayan guys. Kailangan talaga check natin 'yan bago tayo pupunta doon. At saka mayroon pang isa guys. Lagi ang tandaan. So merong lugar na stricto talaga sa no contact apprehension guys. Yan guys, talaga merong nadali sa Manila guys, la lungsod ng Manila. Ayan guys, so kawawa naman mag-December. Ayan, napunta lang yung ipon niya doon sa violation niya. So guys, ingat po tayo dyan. Kahit na walang traffic enforcer dyan na nakabantay, pag once na may nakalagay talaga na no right on red signal. So guys, isipin natin yan. Nakasalalay yung pira natin dyan. Huwag tayong pabaya sa sarili natin. Lagi nating tandaan. Na yan na violation na yan, sobrang higpit sa ibang lugar. Valenzuela, Guadalupe, Paranaque, at saka sa lungsod ng Maynila. Ayan guys. Huwag kayong kampanti sa lugar na yan guys. Kasi once na yung motor nyo maplakahan, ma-CCTV, ayan. Ingat lang po kayo. So, kawawa talaga yung kan guys. Ayan guys. So, credit to the owner of this caption. Kawawa talaga. Ayan. Napunta lang talaga yung ipon niya guys. Kawawa talaga yung tao na yan. So, ayan guys. So, meron pa akong link guys sa No contact apprehension sa Paranaque at sa kalungsod ng Maynila. Sa Mandaluyong guys, bira naman ako magdayo doon. Talagang maigpit rin doon sa Guadalupe guys. Sa Guadalupe pala, maigpit doon. Sobrang higpit doon sa motorcycling. Kaya, ingat kayo dyan. May CCTV dyan. Mabiktima kayo. Ingat na lang kayo. Sunod lang po tayo sa batas dahil nakasalala yung pira natin dyan. Huwag tayong pabaya sa ating sarili. Hawak natin ang ating kaligayahan. Pagdadaan tayo sa mga no contact apprehensions. So guys, ito na. So ayan. Ayan guys. So samahan niyo po ako sa pupunta ng LTO ngayon. So ayan guys. So guys, para makamura ka guys, may alam akong tips sa inyo na murang insurance sa may colors, sa may moonwalk malapit sa palengke. Ayan guys, sa colors na yan guys, sa mall na yan ng colors. Mapre po ta ang pangalan ng insurance guys, Mapre. So at sa meron din sa Madrigal guys, Alabang, pero hindi ko lang alam kung saan dyan banda talaga. Pero search nyo lang sa Facebook kasi nakita ko talaga dyan, mura lang, 250 lang yung insurance. So motorcycle lang po yun. Yun lang talagang kinukuha akong motorcycle guys kasi depende naman natin yan sa pag-iingat. Pero sa pag-iingat natin, sa bayan natin yung
para hindi tayo madamay sa disgrasya, lagi nating tanda na huwag tayong tatabi sa mga malalaking truck, huwag nating didikitan. Pwede naman natin silang lalagpasan once na huminto, mabagal yung takbo nila. Ayan guys, tayo lisan na lalagpasan natin yun guys, huwag tayong tatabi kasi minsan may mga karga silang mabibigat, mahulugan tayo ng bato, hindi kaya madulas tayo sa gilid. Ayan, so huwag tayong didikit dyan, baka ma-slice pa tayo dyan. Anumang mangyari nandyan, dyan lahat. So aksidente talaga. Kaya ang kinuha ko lang guys sa motorcycle lang talaga, hindi na ako kumuha ng my body. Donate ko na lang po kung anong mangyari sa buhay ko, kasi doon na sa lalay. Tanggapin na lang po natin kung ano yung buhay natin. So ayan guys, para makamura ka insurance, dyan po. Hindi pa ako binayaran nila guys para ma-promote yung fund guys sa yung insurance nila, company. Tinuruan ko lang po kayo para makamura kayo. Kasi sa akin mga 1 plus lang na bukas emission dito. Na babayad na. Binayad ko ngayon sa lahat-lahat na po na gastos ko sa pagre-renew. Ayan guys. Yan lang po yung tips ko. So ayan guys. Ito na guys. Una pa insurance muna tayo. So 400 yung price doon guys, pero natawaran ko ng 350 sa may LTO mismo, sa may ano nga yun, kalimutan kong pangalan na yun, basta nasa harap lang po siya ng makatabi ng emission. Hindi pa ako nag emission doon guys, doon po sa pinakadulo dahil konti lang yung pila doon, so doon po pumunta. Ayan, so ayan guys, tambay muna habang nag-aabang sa insurance. So pwede pala habang nagtatambay ka guys, pwede ka pala pupunta sa emission. So hindi ko lang talaga yun na alam, sayang yung pila ko, mabilis lang talaga. Hindi ko alam, pwede na pala ganun. Habang naghihintay ka sa insurance mo, pwede ka lang pupunta doon sa emission. So ayan guys, sayang yung oras mo. Okay lang. Experience. So ayan guys, tapos na po tayo sa insurance. Pupunta na po tayo sa emission test. Ayan guys, sana makapasa dahil wala, hindi pa ako nag-patch in sa oil, hindi pa ako nag tune up. Ayan. So diretso na, bahala na sa buhay. So ayan guys. Ayan guys, nakapasa naman tayo sa emission. Oh my god. So pupunta na tayo ng LTO. Check nila. Check nila yung kuan guys kung anong ano yung sira doon, defective. So nakita naman, nagtanong yung taga checker sa akin guys na may binabago ba ako. Sabi ko wala naman. Hindi po na nakarang dito siya. Kita na yung QRCR. So 2017 pataas yung model ng Honda. So ayan guys, tinignan lang niya. Wala na, yun lang, tinignan lang niya. So hindi na siya nag check na ganun. Dati kasi check yung brake light, tail light, tsaka mga signal light. Ayan, lahat ng brake light, head light. So, huwag kayo. Basta, pag mag-LED kayo, tinignan nila yung harap lang guys, yung head light, kung LED talaga. So, parang stricto sila talaga dyan sa LED na yan. Kasi tinignan nila, yun lang, wala na, hindi na pinabukas. Tinignan nila kung anong yung binabago nyo doon o wala. Ayan. So, okay na, go na. So doon naman tayo sa LTO, sa office mismo. So ayan, evaluation na naman tayo, evaluation. So ayan guys, evaluation tayo. So ayan guys, wala naman tayong hindi naman naplakahan yung big number natin. Wala tayong kaso sa mga no contract apprehension guys, sa mga city ordinance, ayan guys. Wala naman. So, malinis. So, ayan guys. Habang naghihintay tayo sa... Ipasa lang natin yung form natin doon pagkatapos sa evaluation. So, maghihintay na tayo para sa releasing sa ORCR. Ayan guys. So, medyo matagal-tagal guys kasi medyo marami. Pero, mas maganda ngayon guys dahil... mabilis, hindi natatambakan yung LTO ngayon. Hindi tulad dati, so sobrang tagal na sa emission.
experience ko sa 2021 na yun, guys. Sobrang tagal. Ang iba nagbayad na lang para daw para ma-prioritize yung emission nila. Ayan. Sobrang tagal, pero hindi ako nagbabayad doon, guys, kasi ang mahal, umabot ng 1,000 plus. Hindi ako nagbayad doon. Naghintay lang talaga kung nagpasa-pasa lang ko sa lahat ng emission, guys. Nagpasa lang ng ORCR para tapos lagyan ng click ng cellphone number para ma-text. Ayun, guys, swerte naman na text ako ng ilang araw, mga tatlo. A few moments later. Text ako doon. So inagahan ko, guys, para mabilis ako matapos, hindi ako mabutan ng isang araw. So ayan, guys, tapos na po tayo. Yun lang po. Sana marami kayong matutunan sa mga video ko. Maraming salamat sa inyo.